Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng Miyerkules sa lahat. Kapag pinag-uusapan ang pagpapala, ang lahat ng tao na nakikinig ay nagagalak at nagsasaya at umaasa na siya ay mapagpala rin. Sa araw na ito, aking ipapahayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoon upang ibahagi sa inyo kung paano pagpalain ng Diyos ang mga taong masunurin sa Kanya. Sapagkat tandaan natin na ang pagpapala ng Diyos ay laging may kondisyon. May kondisyon na sumunod tayo sa Kanya. Marami sa ating mga tao ang nabubuhay sa to see is to believe. Marami sa mga tao ang sigurista. Pero tandaan natin na hindi tayo nakakasiguro sa ating buhay. Noong araw, ako ay may supplier ng construction materials na Inchik. Bilang isang Kristiyano, lagi ko siyang binabahagian ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan sa ating Panginoon. At isang araw tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, bakit may Santo Niño ka na ay may Buddha ka pa? Ang sagot niya sa akin, kasi sekulista ako. Sekulista daw siya. Sa kasawiang palad, ang kanyang hardware po ay nasarado at nalugi. Walang nagawa ang Santo Niño o ang Buddha na kanyang inaasahan. At mula noon, hindi na kami nagkita ng aking supplier na yun. At sa hindi inaasahang pagkakataon, kami ay nagkita sa isang supplier at kinamusta ko siya. At tuwang-tuwang sinabi niya nang may kagalakan sa kanyang puso na siya ay born again na at dumadalo na sa isang Christian church at maayos na ang kanyang negosyo dahil kay Hesukristo. Ayon sa banal na kasulatan, naniniwala si Tomas na ang Panginoon ay muling nabuhay dahil nakita niya ang mga kamay ni Jesus at inilagay niya ang kanyang kamay sa tagiliran ng ating Panginoon. Ayon sa Juan Kabanata 20, talatang 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Katulad po natin sa ating panahon, wala po nakakita sa ating Panginoong Hesukristo. Nabasa natin ang kanyang pangalan sa Biblia at ipinamuhay natin ang kanyang mga aral. Naniwala tayo na siya ang tagapagligtas ng ating buhay at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan at maraming milagro ang nangyayari sa ating buhay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. At sa araw na ito, aking ibabahagi sa inyo ang isang himala na ginawa ng ating Panginoon doon sa Sea of Galilee bilang patunay na ang Panginoon ang source o ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba namin ikaw. Maraming salamat Panginoon at binigyan mo na naman po ako ng pagkakataon upang ipangaral ang iyong banal na salita. Sa araw na ito, dalangin namin na pagpalain mo ang lahat ng nanonood at nakikinig. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang mensahe mo sa amin sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ang aming dalangin. Amen at Amen. The title of my message today, my 142nd online preaching is The Territorial Blessings. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong pakinggan natin ang awit po ng mga bata. Amen. Tandaan po natin na ang sabi po ng Bible, mula po sa bibig ng mga kabataan, lalabas po ang pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga po, pakinggan po natin ang awitin po ng mga maliliit na bata ng Christ of All Ages. Ang tawag po namin sa kanila ay Pedsing. Amen. Hallelujah. Pakinggan po natin sila. See beauty that made this
Maraming salamat, Pedsing, mga kabataan ng Christ of All Ages na umaawit, pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain din ng Panginoon ang lahat ng inyong pamilya, ang inyong mga magulang. Hallelujah. Salamat po at nakakatuwa talaga na pakinggan ang mga awit ng mga kabataan, ang mga boses ng batang nagpupuri sa Panginoon. God bless you, children. After the baptism of our Lord Jesus Christ at the Jordan River by John the Baptist, He was tempted by the devil in the desert and overcame the devil. The next day, he went to the Sea of Galilee where he preached the good news of the kingdom of God. While Jesus was standing by the Sea of Galilee with the people crowding around him and listening to the good news of the kingdom, he noticed that the fishermen are washing their nets and there were no fish in the area. Galilee was so busy that day, a large crowd of people were there. The traders and the consumers were waiting for the trading of the catch that day, but the fishermen failed to catch any fish. So, there was no business that day. Nang ang ating Panginoong Hesukristo ay nakatayo po doon po sa pangpang ng Sea of Galilee, kasama ang napakaraming tao na nakikinig sa kanyang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, napansin niya na ang mga mangingisda ay naghuhugas na ng kanilang mga lambat at walang isda doon po sa area ng Sea of Galilee. Noong araw na yun, ang Sea of Galilee po ay napaka-busy. Napakadaming mga tao, mga nagninegosyo, yung mga traders doon, yung mga namimili ng isda na naghihintay sa isda na kanilang bibilhin. Subalit, nung araw na yun, wala ni isa mang isda ang nahuli ng mga mangingisda at kaya nga po walang negosyo o walang business sa araw na yun. Wala pong trading na nangyayari. And because of that, Jesus got into one of the boats, the one that belongs to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. The crowd listened to the message of Jesus about the kingdom of God. God's purpose for our lives goes beyond our salvation in Christ. His purpose for us is to bring us to His kingdom and be with Him eternally. Ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay higit pa sa kaligtasan natin sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang mahalaga pa niyang layunin sa atin ay upang dalhin tayo sa Kanyang kaharian at mabuhay kasama ng Diyos ng habang panahon. Ipinangako ni Jesus sa magnanakaw na kasama niya, nakatabi niya doon po sa krus, ang Kanyang paraiso. Jesus our Lord, the Son of God, came to the earth with a divine mission to sacrifice Himself for the sins of every person and break the power of death. Jesus accomplished His glorious task at Calvary where He died for our sin and resurrected from the grave on the third day to give us eternal life for the kingdom of God. No one can enter the kingdom of God without salvation from Christ. After preaching, Jesus called the attention of the fishermen. He knew that they have no catch that night. In Luke chapter 5, verse 4 to 5, when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Ayon po sa Lucas Kabanata 5, talatang 4 hanggang 5, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guru, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Jesus was a carpenter, not a fisherman, but He told Peter to let down the nets for a catch. Ang ating Panginoong Hesukristo po, alam naman natin na siya isang karpintero at hindi siya mangingisda. Pero nung araw na yun, sinabi niya kay Pedro na noon lang niya nakita at nakasama na ihulog ang mga lambat upang sila ay makahuli ng isda. Sa harap ng maraming tao na may alam sa pamamalakaya, inutos ng ating Panginoon na pumalaot sila Pedro at ihulog
ang kanilang mga lambat upang manghuli ng isda. Alalahanin natin nung oras na yon, tirik na ang araw, hindi na oras ng pangingisda. Fishing is said to be best during the time between a new moon and full moon. Ang magandang panahon po ng pangingisda po ayon sa pag-aaral ay sa panahon po ng bagong buwan at ang kabilugan ng buwan. Ito po ay maraming isda sa panahon na yon. Ito po yung season ng mga isda pagka po mayroong bagong buwan o sa kabilugan ng buwan. Ito po ang mga panahong magandang mangisda. Ang fishing industry po sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ang pinagkakakitaan ng mga tao doon po sa Sea of Galilee. Kailangan nga lang pong masipag ka, matyaga, at matibay ang katawan sapagkat hindi po madali ang pangingisda. Kailangan po na ang dalawa o tatlong bangka ay pumalaot po doon sa gitna ng Galilea upang makahuli ng maraming isda. Sila po ay nakakahuli ng 7 hanggang 8 beses sa gabing iyon ng mahigit kumulang na 500 kilong isda sa isang pangingisda lamang. Akin din pong naranasan na ako po ay makarating po sa gitna ng laot ng Sea of Galilee. Napakalaking ilog po ito doon po sa Israel. During the day, the men were busy. The caught fish had to be sorted for sale. Pagkatapos po ng kanilang pangingisda, ang mga mangingisda po, ang mga fishermen ay magiging busy din sapagkat kailangan po nilang ibukod ang kanilang mga nahuling isda para ibenta po doon po sa merkado. At kailangan din po nilang hugasan ang kanilang mga lambat upang mawala po ang mga dumi at ang mga basura. At kailangan po nilang tahiin ang mga napunit na lambat at ito po ay kailangan nilang ibilad sa araw upang matuyo para magamit po nila muli sa kanilang pangingisda. Subalit nung gabing iyon, sila Pedro at ang kanyang mga kasamang mangingisda ay wala pong nahuli kahit isang isda doon sa Galilee. Hindi po nagbigay ang lawa ng Galilea ng kahit isang isda sa mga mangingisda nung gabing iyon. Nang sabihin po ng ating Panginoon kay Pedro na ihulog muli ang mga lambat doon po sa lawa para makahuli sila ng mga isda, sinabi po ni Pedro sa ating Panginoon na sila po ay nagsikap ng magdamag, subalit wala silang nahuli. Subalit nang marinig niya ang utos ng ating Panginoong Hesukristo, inuhulog po nila ang kanilang mga lambat doon po sa ilog. Maraming beses po na tayo po ay nabibigo sa ating mga pagsisikap. Marami sa atin po, di ba? Ginagawa nating araw ang gabi upang tayo po ay magtrabaho ng mabuti para po tayo umunlad at maayos ang ating buhay. Ganon din po ang ginawa po ng mga mangingisda noong gabing iyon. Sinikap nila ng manghuli ng marami, sinipagan nila at nagtiyaga sila. Tandaan po natin na si Pedro po at ang kanyang mga kasamang mangingisda ay mga mahuhusay na mangingisda. They are seasoned fishermen. Subalit noong gabing iyon, ni isang isda ay wala po silang nahuli. Jesus sat down on the boat of Peter to preach that day. Noong araw na yon, ang Panginoon ay umakyat po sa bangka ni Pedro upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang bangka ni Pedro ay ang kanyang pinagkakakitaan. Sabi nga, ito yung kanyang bread and butter o pita and hummus, no? Ito po ang kanilang kabuhayan. Ang mga tao po dun sa Galilea, ang kabuhayan po nila ay ang pangingisda at napakahalaga po sa kanila ang mga bangkang ito. At nung oras nga po na yon, ang Panginoong Hesukristo ay humiram po ng bangka at ang nahiram niyang bangka ay ang bangka ni Pedro upang siya ay mangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin na ang oras na yon is a divine appointment ng Lord kay Pedro. His presence blessed the boat of Peter. His glory was on the boat of Peter. Nung araw na yon, nang ang Panginoong Jesus ay umakyat po sa bangka ni Pedro, ang bangka po ni Pedro ay napuno po ng kaluhalatian ng Diyos. When Jesus entered our house, His glory will fill our homes as His dwelling place. Miracle is happening to a place where Jesus set His feet. Tandaan po natin na kapag tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay Kanyang pagpapalain.
Pagpapalain niya ang mga lugar na kanyang tinapakan. Pagpapalain niya ang ating kabuhayan. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid, sa mga nanood at nakikinig. Pag ang Panginoong Hesukristo ay naging Panginoon ng inyong buhay, gagawa siya ng himala sa inyong mga tahanan. Gagawa siya ng himala sa inyong mga hanap buhay. Gagawa siya ng himala sa lahat ng iyong pupuntahan. God promised Israel a territorial blessing. And to those who will obey and live by His word, in Deuteronomy chapter 11, verse 24, every place where you set your foot will be yours. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the Euphrates River to the Western Sea. Pag tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo at lumapit sa Kanya, a territorial blessing will be upon us. Ano ba yung territorial blessing? Ito po yung lugar na kung saan pag pumunta ka ay pagpapalain. Totoong kahanga-hanga ang pangako ng Diyos. At Kanyang ipinangako na ang lahat ng ating tatapakan ay pagpapalain ng Diyos. In Deuteronomy 28 verse 6, you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Ayon po sa talatang ito, sinabi po ng Diyos kay Moises na sabihin sa mga Israelita na pagpapalain niya ang mga ito sa labas at loob ng kanilang pupuntahan. Ganun din po sa atin, mga kapatid. Meron pong territorial blessing ang Lord para sa iyo at sa akin. Sinasabi po ng Panginoon na He will bless you when you come in and He will bless you when you go out. Kailangan lang tayong maging sensitibo sa presensya ng ating Panginoon at sa Kanyang banal na salita sa ating buhay. The Lord blessed the boat of Peter that day. He told Peter to let down the nets and do not mind the time, whether night or day, because this is their day in the Lord Jesus Christ. Sinabi niya kay Pedro na ihulog niyo ang lambat diyan po sa Galilea at huwag niyong pansinin kung ito ay araw o gabi. Walang kinalaman po ang oras sa pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkasama natin ang Panginoon sa buhay natin, sa bangka natin, tayo po ay Kanyang pagpapalain. We are not bound by time when Christ is with us. Hindi po natatalian ng oras o panahon ang pagpapala ng Diyos pag ito ay Kanyang ibibigay sa atin ngayon. Jesus always told His people to fear not. When Peter heard the voice of Jesus, he said, "Because you say so, I will let down the nets." Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nung oras po nang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro na ihulog ang lambat doon po sa ilog, agad-agad pong sumunod si Pedro sa ating Panginoong Hesukristo. Obedience is better than our knowledge and understanding because obeying Jesus is beyond our intelligence. The Bible says, "Lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path." Ayon sa mga Kawikaan, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 7, kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Huwag mong ipagyayabang ang iyong nalalaman. Hallelujah. Peter just told Jesus that they tried their best that night and toiled to the max, but they failed to catch any. Sinabi po ni Pedro sa ating Panginoon na sila po ay nagsikap. Ginawa nila ang kanilang makakaya noong magdamag na yun, subalit nabigo po silang makahuli ng kahit isang isda. When Peter heard the voice of Jesus, he subjected his will to the will of Jesus, so they let their net down into the water of the Sea of Galilee, and all of a sudden, a miracle happened. Nung marinig po ni Pedro ang boses ng ating Panginoon, siya po ay sumunod agad. Inihulog nila ang lambat doon po sa Sea of Galilee at wala pong ano-ano'y may milagrong nangyari po doon sa Sea of Galilee. According to Luke chapter 5 verse 6 to 7, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Blessing overflow from the boat of Peter. Miracle happened when we obey the voice of God in the name of Jesus Christ.
Noong araw pong yun ay nag-o-overflow po ang pagpapala po sa bangka po ni Pedro. Nangyayari po ang himala sa tuwi nang tayo po ay sumusunod sa boses ng ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Halos mabutas po ang kanilang mga lambat sa dami ng huli nung umagang iyon. At halos din po lumubog ang kanilang mga bangka sa bigat at dami ng kanilang huli. Hindi po mahabang oras ang kanilang ginugol sa panghuhuli ng isda. In a twinkling of an eye lang po, a great catch happened. Laging applicable po sa ating buhay ang salita ng Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, sa mga nanonood at nakikinig, ang salita po ng Diyos sa ating buhay ay lagi pong applicable. Ayon po sa Zacarias, Kabanata 4, Talatang 6, sinabi sa akin ng anghel ang ipinasasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. In Zechariah chapter 4 verse 6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. At tandaan natin na hindi natatalian ang pagpapala ng Diyos kapag ito ay magsisimula ng bumukal. Habang inaangat nila ang kanilang mga lambat, ito ay pabigat ng pabigat, kung kaya't sila ay tumawag na ng tulong. Amen. Praise God. Hallelujah. Nakita po natin ang himala na nangyari po doon sa Galilea nang ang Panginoong Hesus ay umakyat sa bangka ni Pedro at nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at ang paghahari ng Diyos isang araw. At matapos nga po na mangaral ang ating Panginoong Hesukristo, mayroon pong nangyaring himala doon po sa Sea of Galilee na kung saan nakahuli po sila ng napakaraming isda dahil po sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin na hindi natatalian ang pagpapala ng Diyos sa atin kapag ito ay magsimula ng bumukal. Hindi po kayang harangin ng demonyo o ni Satanas ang pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon pag ito ay oras na para ibigay sa atin. Noon nga pong oras na inaangat po nila Pedro, nila Juan, nila James ang kanilang mga lambat, unti-unti pong bumibigat ang mga lambat na yun sapagkat pinuno ng Diyos ang kanilang mga lambat. At ito nga po ay halos lumubog na kung kaya't sila po ay tumawag na ng tulong sa mga mangingisda doon po sa lugar na yon. Peter shared their blessing to all the fishermen at the Galilee, and all people at the Galilee had witnessed that amazing catch of a lifetime. Nung nagtawag nga po ng tulong si Pedro, kanya pong isinyer, ibinahagi po nila ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng mangingisda doon po sa Sea of Galilee at napagmasdan po at na-witness ng lahat ng tao po doon sa Galilea ang himalang ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo. At yun po ay noon lang nangyari sa Galilea. Ang mga tao po ay tunay na namangha at nagalak at nagsaya sa araw na yun. The Sea of Galilee is unpredictable. After the Dead Sea, the Sea of Galilee is the world's second lowest lake in the world. Due to its low-lying position in the Rift Valley surrounded by hills, the sea is prone to sudden violent storms. Do you remember the New Testament story about Jesus calming the storm? In spite of their ability as seasoned fishermen, Peter and all the fishermen at the Galilee failed to catch any fish that night. But after preaching to the crowd, by God's divine display of power, a miracle happened at the Sea of Galilee. Galilee gave a large number of fish to Peter and other fishermen when they obeyed the voice of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Lagi ko pong sinasabi sa ating church na ang ating buhay ay puno ng milagro mula sa ating Panginoon. Noong tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon, doon po natin nakita na tayo po ay nabubuhay sa milagro ng Diyos. Pagising natin sa umaga, tayo po ay malakas at malusog. At iyan po ay isang milagrong galing sa Diyos. Sa ating pong mga pagbabiyahe, tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pag-iingat at iyan din po ay milagro ng Diyos sa atin.
Sa araw-araw na paggising natin, ang araw ay sumisikat sa umaga. At yan po ay milagro rin sa atin. Truly, we are living in God's miracle every day of our life. In Luke chapter 5 verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." This is the first encounter of Peter and his companion with our Lord Jesus Christ. Peter acknowledged his sinful life in the presence of the Lord. The power of Jesus manifested when the Lord declared His blessing. At napagtanto po ni Pedro na wala po siyang karapatan sa pagpapala ng Diyos dahil po siya ay isang makasalanan. Ganun din po tayo, mga kapatid. Tayo po ay hindi karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos sapagkat tayo po ay makasalanan. Subalit nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay binigyan ng Diyos ng karapatang tawaging anak ng Diyos. At dahil po tayo ay anak ng Diyos, may karapatan po tayo sa lahat ng pangako ng Diyos sa Israel. In Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." If there is a generational curse, there is also a territorial blessing. The Lord, as He promised to His people, that every place where they set their foot will be blessed. According to His holy word, if we belong to Christ, we are seed of Abraham and entitled to the promise of God to Israel. In Galatians chapter 3 verse 29 says, "If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise." Territorial blessing is part of the promise to His faithful. Sa araw na ito, mga kapatid, ako po ay natutuwa na ipangaral sa inyo ang pangako ng Diyos tungkol po sa mga lugar na atin pong tatapakan. Ipinangako po ng Diyos ayon sa Kanyang banal na salita na kung ikaw ay kabahagi ng Panginoong Hesus, ang lahat ng ating tatapakan ay pagpapalain ng Diyos. In Deuteronomy chapter 28 verse 8, "The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you." Ayon po sa Deuteronomy kabanata 28 talatang 8, "Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo." When God delivered Israel from the hands of the Egyptians, He promised them a land inhabited by their enemies, a land flowing with milk and honey. In Exodus chapter 3 verse 8, "So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites." God will bless His people in the presence of their enemies. Truly, God will give us a territorial blessings. When Israel set their foot in the wilderness, God gave them bread called manna from heaven. The rock in the wilderness gave them a river of water. Totoo po, mga kapatid, sa mga nanonood nakikinig, mayroon pong pangako ang Diyos sa atin na pagpapalain niya ang mga lugar na ating tatapakan. Ikaw sa tahanan ninyo, dahil andyan ka sa inyong tahanan, ikaw na nanonood at nakikinig, dahil ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, ang lugar na tinatapakan mo ngayong oras na ito ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Pangako po ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lang para sa Israel. Ito ay para sa lahat ng nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. God will bless the place where we set our foot. Peter's boat together with his companions were filled with large amount of fish. As Christian, God will bless the place where we set our foot. Pinagpapala ng Diyos ang mga lugar na ating tatapakan. Amen. Grabe po ito, mga kapatid. Hallelujah. Pag ikaw ay sumakay ng jeep, pagpapalain ng Diyos ang jeep na yon. Hallelujah. Pag ikaw ay sumakay sa eroplano, the Lord will bless the airplane. Pag ikaw ay umuwi sa iyong tahanan, pagpapalain ng Diyos ang tahanan mo. At pag umalis ka sa iyong tahanan, pagpapalain ka din ng Diyos. Amen. Ganun po katindi ang blessing po ng Lord pag pinag-usapan po ang territorial blessing. Amen. Hallelujah.
Nung isang araw nga po ay tuwang-tuwa po ako at blessed na blessed habang ipinagpe-pray ko po ang bukid na nabili po ni Brother Joel at ni Sister Angie doon po sa Nueva Ecija. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At habang ako po ay nananalangin, I can feel the presence of the Lord. That place, doon po sa bukid nila Brother Joel at ni Sister Angie ay tunay ngang pinagpala ng Panginoong Hesukristo. At ako po ay natutuwa sa mensaheng ito. Always remember, territorial blessing comes from the Lord, and it is a promise we can claim if you are faithful servant of God. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ikaw na nanonood at nakikinig, pag ikaw ay tapat sa Panginoon at sa kanyang salita, ang lahat ng iyong tatapakan ay pagpapalain ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Di ba kayo natutuwa niyan, mga kapatid? Glory to God. Kahit sa panahon ng pandemya, God is still blessing us. Amen. Hallelujah. At the middle of the sea, in Luke chapter 5, verse 10 to 11, then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will catch men." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. At the Sea of Galilee, Jesus called Peter, his first disciple. Then he called James and John, the sons of Zebedee. Jesus called his disciple at their workplace. He called us in our BCR. God called the hard workers, people ready and loved to work. Hindi tumatawag ang Diyos ng tamad. Tandaan po natin, mga kapatid, tumatawag ang Diyos ng mga taong pamilyar sa gawaing mabigat man o magaan. Noong araw na yon, nang maghimala po ang Panginoong Hesukristo doon po sa Sea of Galilee, tinawag po niya si Pedro bilang unang alagad niya at ganun din po si James at si John na anak po ni Zebedee. Sila po ay tinawag ng Panginoon sa kanila pong busy hour. Katulad nga po sinasabi ko sa inyo, tumatawag po ang Panginoon. Ginagamit ng Diyos ang mga taong masipag. Hindi po tumatawag po ang Diyos ng mga tamad na tao. Amen. At lagi pong tinatawag ng Diyos ang mga taong responsable. When God called Moses, Moses was tending the flock of his father-in-law, Jethro. When God called David to be the king of Israel, David was tending the sheep of his father. When Jesus called his disciple, they are busy in making a living. Always remember, being a servant of God is a calling. Hindi dahil wala kang trabaho, magpapastor ka na dahil may ika po. Hindi dahil mahina ang ulo mo sa eskwela, magpapastor ka na para maglingkod sa Panginoon. Tandaan niyo, mga kapatid, hindi tumatawag ang Diyos ng bobo. Amen. Kung iniisip po ninyo tumatawag ang Diyos ng bobo para gawin niyang matalino, tandaan po ninyo, mga kapatid, matalino ang Diyos. Alam po ng Diyos kung sino ang gagamitin niya at hindi niya gagamitin. Kayong mga manggagawa ng Panginoon sa oras na ito, tinawag ka ng Panginoon dahil karapat dapat kang tawagin. Kaya nga po, pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, prove your calling. Marami akong kakilala na nagpastor dahil walang ibang trabahong alam. I am sorry, you know? Pasensya na kayo sa sinasabi ko. Pero ito po ay sinasabi ng Biblia, huwag pakainin ang mga tamad. Noong araw nang tawagin ni Jesus si Pedro at si James at ni John, iniwanan nila ang kanilang bangka at sumunod kay Jesus. At ayon nga po sa mga matatandang pastor, noong araw, si Pedro daw po at ang kanyang mga alagad ay nag-full-time na, iniwanan na ang kanilang mga hanap buhay at sumunod sa Panginoon. Ito po ay maling-mali. Amen. Tandaan po ninyo, kung ikaw po ay nakapunta na sa Israel, ang mga tao po doon sa Israel ay masisipag. Wala pong tamad doon sapagkat hindi po pinakakain ang mga tamad. At tandaan po ninyo, yung pong paghayo po ng Panginoong Hesukristo doon po sa Israel, kasama po nila Pedro, ay hindi po hanap buhay. Amen. Hindi po ito negosyo. Hallelujah. Tandaan po ninyo na hindi po iniwanan ni Pedro, ni Santiago at ni Juan at ng mga alagad ang kanilang mga hanap buhay. Ano ipapakain nila sa pamilya nila? Amen? Yung tinapay na laging pinagmimilagruhan ng Panginoon? Hindi po. Hindi po gusto ng Panginoon na tamad ang kanyang mga alagad. At ayon po sa pangalawang mga taga Tesalonica, Kabanata 3, talatang 6 hanggang 10, ito pong sinasabi, mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga itinuro namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man nang walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo.
Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuturo namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Amen. Kaya nga po, nung araw nga pong iyon, matapos pong maghimala ang Panginoong Hesukristo, tinawag po niya si Pedro bilang unang alagad ng ating Panginoon at kasama ang iba pang mga alagad upang magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan at ng kaharian ng Diyos. At nung si Pedro nga po ay nangaral sa Jerusalem, pagkatapos pong umakyat sa langit ng ating Panginoon, mayroon pong 3,000 tao ang nakakilala po at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po mga, sa mga nanonood at nakikinig, tandaan po natin ang aral ng Panginoong Hesukristo sa atin. Ang Diyos ay gumagawa ng himala sa buhay natin, hindi dahil gusto lang niyang gumawa ng himala. Gumagawa siya ng himala sa atin upang tayo po ay magamit ng Diyos sa mga huling panahon na ito na maipangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan at ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo isang araw. Tandaan po natin na malapit na pong dumating ang Panginoon at malapit na rin po ang millennial kingdom. Hallelujah. Praise the Lord. Tandaan po natin na nasa church age pa rin po tayo. At doon po sa panahon ng church age ay meron pong territorial blessing na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Gusto kong ulitin sa inyo, mga kapatid, dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, dahil ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, pinangako ng Diyos ng lahat ng iyong tatapakan ay pagpapalain ng Diyos. Katulad po ni Pedro, nang ang Panginoon po ay umakyat sa bangka ni Pedro, pinagpala po ng Diyos ang bangka ni Pedro, pinagpala po ng Diyos ang pamilya ni Pedro, pinagpala po ng Panginoon ang buhay ni Pedro. Amen. Ganun din po tayo. Nung tayo po ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, the Lord will bless you. The Lord will bless you when you go out, and the Lord will bless you when you come in. At sabi ng Bible, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng lugar na iyong tatapakan. Amen. Kaya nga po sa oras na to, katulad ko po, nakatapak po ako sa tahanan ko, ang bahay ko po ay pinagpala ng Diyos. Amen. Glory to God. Ganyan din po kayo mga nanonood at nakikinig. Kaya po tayo ay magalak at magdiwang at ipangaral po natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo at ang balita ng malapit na niyang pagbabalik upang tayo po ay kaunin para po maranasan po natin ang buhay doon po sa kaharian ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal na sa langit, marami pong salamat sa iyong mensahe sa araw na ito. Tunay nga po meron kayong pagpapala sa amin. Tunay nga po na pagpapalain mo ang mga lugar na aming tatapakan. Tunay nga po kami po ay pagpapalain mo kahit saan kami pumunta. Pinupuri ka namin, dinadakila namin kayo, Panginoon. At sa araw na ito, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Father, in the name of Jesus, we love you. We thank you, Lord God, for the blessing. Thank you for all your promises to us, O God. Dalangin ko rin, Panginoon, at naalala ang lahat ng mga frontliners. Pagpalain niyo po sila at ingatan laban sa COVID-19. Pagpalain mo ang aming bansa. Nakatayo po kami sa bansa namin, Panginoon. At ipinangako mo na ang lahat ng lugar na tatapakan namin ay iyong pagpapalain. Kaya, O Lord God, we declare blessing over our nation, Luzon, Visayas, and Mindanao. We declare blessing, O Lord God, sa buong Pilipinas, na kung saan maraming mga Kristiyano ang nakatayo dito. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang aming Pangulo, ingatan po siya at dalangin ko na matapos po ang kanyang termino at magampanan niya ang kanyang gampanin bilang ama ng bayan. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang Israel, we pray for the peace of Jerusalem. We declare blessing, blessing, blessing over the nation of Israel. We pray that you will continue to bless them. At pagalingin mo na, Panginoon, ang mga may karamdaman din dyan sa Israel, katulad sa Pilipinas, Panginoon. Pagpalain mo ang Amerika, ang China, Japan, ang Russia, O Lord, ang Canada, ang Australia, ang lahat ng bansa sa Europa at lahat ng bansa sa Middle East, ganun din po sa Asia. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Lord, we pray that you will continue to bless Christ of all ages. Pagpalain mo ang bawat isa ng mga nanunod at nakikinig na member ng Christ of all ages. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Pagpalain mo ang aming buhay, Panginoon.
ingatan mo kami laban sa COVID-19. Ganun din po ang church ni Pastor Geoff Tullios, ang God Will Provide Church. Pagpalain mo ang lahat ng members ng church na yan. At pagpalain mo rin po ang church ni Pastor Fred Mirihilla at gayon din ang kanyang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Dalangin ko, O Lord, na pagpalain mo ang aking buong sambahayan. Pagpalain mo ang aking asawa, pagpalain mo ang aking mga anak, pagpalain mo ang aming negosyo, pagpalain mo ang lahat ng tungkol sa amin. Ganun din po, O Lord, lahat ng member ng Christ of All Ages family, pagpalain mo lahat, O Lord God, ng aming mga pamilya, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin ang lahat ng umaattend ng aking Bible study every Friday at 7 o'clock. Pagpalain mo po sila't ingatan at dalangin ko rin po ang territorial blessing ay maranasan din po nila. Pagpalain mo ang aming mga construction workers na umaattend po ng aming praise and worship service every Wednesday. Pagpalain mo sila, O Lord, at buksan mo ang kanilang mga payak na puso. Alam ko, O Lord, na hindi po sila nag-aral ng mataas, subalit kaya niyo pong hipuin ang kanilang mga puso, ang kanilang damdamin upang makilala ka nila ng lubusan. Maraming salamat, O Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Ama. Dalangin namin ang liwanag ng aming Panginoong Hesus ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon.